Ano ba to? Bakit hindi umaandar? Huwag kayong magalit, Senyor Serio. Hindi talaga yan umaandar sa simula, pero subukan nyo pa. Sigurado nga andar yan. Nakatiwangwang lang lahat dito. At si Papa, pinagpipilitan pang huwag ibenta. Subukan nyo lang pa andarin, Senyor Serio. Nakita nyo na? Sino yun? Si Serio? Opo, Senyora Santibanez. At mukha talagang nagmamadali dahil humaharurot siya palis. Kinausap ba siya ng aking asawa? Opo, Senyora. At galit na galit din siya tungkol dun. Siya palang ulam na. Sinabi mo pa. Pero hindi siya para sa'yo. Oo, hindi siya para sa akin. Asawa siya ni Senyor. Hindi siya para sa akin. Ay, Diyos ko naman. Tignan niyo mga mukha niyo para kayo nakakita ng multo. Bakit kayo ganyan? Eh, bakit ka nagmamadaling maligo ng sariwang tubig at sabong mabango? Eh, lagi kang naliligo sa dagat o kaya sa ilog. Pero hindi na po ngayon. Simula ngayon, maliligo na ako dito sa bahay. Nang may sabong mabango, saka gagamit na rin ako ng suklay. At magpapalit ng malinis na damit. At sinong saan to ang dapat pasalamatan sa milagrong ito? Kung ganun ay dapat tayo magpiesta, mahal ko. Alam mo ba, Lola Cruz? Isusuot ko na po yung sapatos na pinatabi ko sa inyo. Yung bahagyang kasya sa'yo, iha? Opo, yun po mismo. Pero hindi mo kayang isuot ang mga ito. Pwes, simula po ngayon, kailangan ko na pong masanay. Sige, kukuha na po ako ng isang timba ng tubig. At Lola, humanap na po kayo ng sabon. Para na sa ganun tulungan niyo akong matanggal ang lahat na madumi sa akin, pwede? Kawawang matanda, ikamamatay nila tong isa pa sa kanyang sorpresa. Kinausap ko ba ng anak mo, mahal ko? Oh. Iniisip niyo maglagay ng anunsyo sa periodiko para malaman na ibinibenta ng asyenda. Sinabi niya rin sa akin. Pero alam kong pagbabawalan mo siyang gawin ito. Hindi. Ay, Renato. Huwag kang mag-alala tungkol dito, mahal ko. Hindi mo mabibenta ang asyenda ng ito ng ganun lang. Hindi ako papayag na mangyari yun. Alam mo ba kung nagkalibabahala ko? Ano? Dahil sa kailangan ito ni Serio, papano na lang kung may ibang gawin siya para lang makuha ito? Kinakabahan ako, mahal ko. Katulad ng ano? Halimbawang pumatol sa mayamang babae, di ba? Sa nakikita ko, hindi mag-aasawang anak ko nang dahil lamang sa pera. Narinig mo naman ang sinabi niyang hindi siya magpapakasal. Hindi naman yun ang eksaktong sinabi ko na magpapakasal agad. Gusto ni Serio na magkapera sa madaling paraan, nang walang anumang panganib. Katulad ng pagbebenta ng asyenda. Paano kung magtagumpay siya? Hindi, kaya nga ako nandito. Ibig sabihin? Magpapakasal siya sa uli. Tapos babiyahe katulad ng ginagawa niya. Nang walang pera? Hindi ako naniniwala, mahal ko. Sa tingin ko, kailangan mo na talaga ibenta ang asyenda. Hindi ako papayag, Angelica. Hindi kailanman. Sabihin mo sa akin, ano ba talagang gusto mong gawin? Kahit na ano, pero kahit kailan, hindi ko ito ipagbibili. Ayoko, at kahit kailan, yun na sasabihin ko! Ay, konti pa pang tubig, Lola Cruz! Dito sa ulo ko, sige na! Ay, huwag kang malikot, nababasa ako! Ay, sige pa po! Ayan! Ganyan nga, hain ako! Ang tagal ko na rin pong hindi naligo ng ganito, hindi ba, Lola? Madaming beses, nung maliit ka pa. Pero hindi ka na nung lumaki ka. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ka naligo sa ilog o sa dagat tulad ng ginagawa mo. Mas mabuti na po yung ganito, Lola. Yung may sabong mabango at may malinis na tubig para nang sa ganun, mas maging malinis ako. Buti na lang, binigyan ako ni Francisco ng sabong mabango. Kung hindi, maliligo ka gamit ang sabong panlaba. Bilisan niyo, Lola. Dali. Mahap din ang mata ko. Bilis. Sige pa. Konti pa, Lola. Sige pa. Hindi. Talaga mahinigas ka sa lamig. Ang lamig-lamig ng tubig. Na hindi mo ko hinayaang painiti kahit konti. Konti pang tubig, Lola. Konti pa po. Ang dulas pa po eh. Yan. Konti na lang. Sige. Hindi ko talaga malaman kung ano ang dahilan kung bakit ka biglang naging ganito. Gusto ko lang makita ako ng mga tao na malinis na para hindi ako pagchismisan sa bahayan. Yun lang ang dahilan. Pwede ko bang sabihin sa inyo ang totoo? Siyempre, iha. Kasi yung binata sa Hacienda Santibanez, yung nagbigay sa atin ng pagkain, siya po ang nagsabi sa akin na dapat maligo ako palagi. Magayos daw ako ng buhok at magsuot ng sapatos. Kaya ayaw ko na marinig ulit yon kapag nagkita po ulit kami.
Sabihin mo, iha. Ano kaya ang kapalit? Ba't binibigyan ka ng pagkain? Wala pong kapalit, Lola. Mabait lang talaga siyang tao, kaya gusto niya akong tulungan. Siguro naawa siya sa akin. Ganun po si Señor Serio. Hindi po siya bastos sa akin, Lola Cruz. Ang totoo pa nga niyan, ibang-iba siya dun sa lalaking nang bastos sa akin. Sa hasyenda nila. Gusto pa niya makaisa sa akin. Ha? Gusto ko na nga siyang suntukin para tumigil na siya. Buti nilang dumating agad si Señorito Serio. Mabuti yun sa kanya. Sana nirespeto ka man lang niya. Dahil ang lolo mo, kayang makagawa ng masamang bagay kung ganun. Hindi niya kailangan mag-alala tungkol doon. Ako pa, kaya ko pong ingatan ang sarili ko ng maigi, Lola. Si Atuwenta na llega una paloma. Trátala con cariño, es mi persona. Paalam, ganda. Ay nako, para na akong si Marimar.